Hello, mga hugotero, hugotero. Ayan, happy, 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 happy Valentine's! Ayan, grabe, karaw na ng puso. Oh my God, so ano pang trip natin ngayon? By the way, sandito na po ang inyong hugotero, ang kusinero. Nakikita nyo yan, ayan. Hugoterong kusinero, guys. Ayan, mga kahugotero, hugotera, syempre. At ito na nga po ang inyong hugoterong kusinero, yun yung pinaliwan. So, ngayon nga po, naku, nakakakilig talaga at Valentine's. Ah, sarap na talagang kusinero. Gago! At ayan, mag-uumula na nga po tayo dahil Valentine's na, syempre, pag meron kang ibinaon, meron kang huhugutin. Kaya nandito na yung hugoterong kusinero. Ayan, dahil po Valentine's, ang sarap nating gawin to. Ayan, pag wala tayong pera, nagtitipid tayo. Ayan, sa murang halaga ng makakagawa ka nito, talagang napakasarap. At talagang mas masweet pa sa date ng iyong jowa. At kung wala ka rin namang jowa, edi syempre, gawin mo na rin ito para ito na lang yung kadate mo. Napakasweet. Ayan. Ito yung ating talagang ibinaon. Ayan, ibinaon ang matagal na panahon at kailangan hugutin pagdating ng panahon. Ayan, magagawa tayo ngayon, guys, mga kahugotero-hugotera, ng kamote or sweet potato delight. Ayan, dahil maghuhukay tayo ng kamote, yun yung ibinaon natin matagal na panahon. At ngayon, kailangan na nating bunutin. Ayan, para gawin natin masarap. Mapapaungol ka sa sarap ng sweet potato delight. So, yun na nga mga kahugotero-hugotera, bago tayo gumawa ng ating sweet potato delight at bago pa natin patamisin ang inyong Valentine, syempre, don't forget to like, to subscribe, and ring the bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video. So, ano bang hinihintay nyo? Tara! Welcome mga kahugotero-hugotera sa aking kusina at ngayon magagawa tayo ng sweet potato delight at ito yung ating mga ingredients para sa ating sweet potato delight. Sa ngayon meron akong 1.2 kilograms of sweet potato or yung tinatawag nating kamote. So hinugasan ko na ito at pinatuyo ko or dinry natin sa ating tissue, ayan. And meron din tayong isang lata or one big can of condensed milk, small can of all-purpose cream, ayan. Syempre, for toppings, meron din tayong cheese. Igigrated natin yan mamaya. At yung ating butter. So, syempre, maglalagay din tayo para bumango yung ating sweet potato delight. Ayan, maglalagay tayo ng ating vanilla extract. Ayan. At ngayon, simulan natin ang paggagawa. Ayan, kumuha ako ng plastic bag para masalo yung balat ng ating sweet potato or ng ating kamote. So, kasi ayaw ko noong kalat-kalat yung mga balat at kung saan-saan tumatapon. Ayaw ko sa lahat yung may kalat. Kaya, ayan. So, sa pagtatalop nito, be careful po sa pagbabalat ng ating kamote. Ayan, baka mabalatan pati yung ating kamay. Kaya, ingatan natin yung ating sarili. Katulad ng pag-iingat mo sa kanya. Lalo na ngayon, Valentine's pa naman. Matapos nating balatan yung ating kamote o yung sweet potato, syempre hihiwain natin ito. Malambot lamang ito kaya madaling hiwain. Syempre, hiwain natin ng medyo maliit-liit. At kung meron tayong nakikitang itim-itim, alisin natin ito syempre para hindi. Kasi yung may ganito, hindi naman siya as in bulok. Parang may lasa itong mapait. At saka minsan nagkakaroon din ng, alam mo yun, yung fibers, yung busil ng kamote. Minsan hindi natin napapansin, napapasama siya. So, hiwain lamang natin ito at syempre ilagay natin sa isang malinis na nalagayan na may tubig para mahugasan ito. Magaling na yung mas malinis. At pagka okay na, ayan, i-ready natin yung ating kaserolang pagpapalambutan. Kung meron kayong steamer, pwede rin ito. Mas maganda itong i-steam na lang para less yung tubig. Hindi na tayo mag drain ng tubig mamaya pagkaluto. Pero ako, ayan, yung steamer ko, tinatamad kong ilabas kasi nasa
kaba ano na to, balikbayan box. Ayan, kaya dito na lang ako sa kaserola. Syempre kulay orange. Ayun. So tutubigan lamang natin ito. Syempre dito sa Saudi, drinking water yung aming pang luto. Ayan, bawal yung nasa gripo. Kaya makikita nyo nasa picture at yan. So isa lang natin sa ating gasol or sa ating gas or sa ating lutuan, ganun in short. Ayan. At hintayin natin kumulo. Syempre, antabayan na natin hanggang sa lumambot. Huwag kang magpabaya, lalo na ngayon, Valentines. Kailangan sumipsip tayo sa ating jowa. So, testingan natin or try natin kung malambot na. At sa pagkakataong ito, mukhang pwede na, ready na ito para ating durugin. Ayan. Ayan. So, dahil ready na yung ating sweet potato, pwede na natin itong imash or durugin natin. Syempre, medyo mainit-init pa rin ito kaya gagamit tayo ng tong panghawak doon sa ating sweet potato at saka ng fork pandurog doon sa ating sweet potato. So, alam nyo bang ang sweet potato or yung tinatawag nating kamote ay mayaman ito sa fibers, sa vitamins and minerals. So, mabisa din itong panlaban sa ating cancer at nakakapagpalinaw din ito ng mata. Parang kalabasa, di ba? Yung mga kalabasa, sabi, kumain ka ng kalabasa kasi nakakapagpalinaw ng mata. So, ganun din yung ating sweet potato or yung ating kamote. At syempre, mabobos din yung ating immune system dito dahil ang sweet potato ay rich in antioxidant. So, sa pagdudurog natin ito, simulan natin kung ano yung sinimulan, syempre tatapusin natin. At para consistent yung pagkakamash natin sa potato, iwasan natin yung may mga buo-buo kasi kailangan maging yung consistency ng ating sweet potato ay mas maganda para pag gumawa tayo ng ating sweet potato delight. At ngayon, ready na yung ating sweet potato. So, ready na tayo para gumawa ng ating ilalagay natin dito. So, syempre, ihanda natin yung ating paglulutuan na hindi naman ito sasabihin nating sauce. Ayan. So, isasama din natin ito dun sa ating sweet potato. So, ilagay natin yung ating butter. Wag nating palalaksan yung ating apoy kasi madaling masunog itong butter natin. So hinaan lamang natin ito at kung mapapansin ninyo, nilalagyan ko ng liquid butter yung aking saucer kasi dito ko din kukunin yung ilalahid or ipapahid ko doon sa aking molar or doon sa hulmahan. So konti lang naman yung nilalagay ko. At ngayon, ready na rin ito para ihalo natin yung ating condensed milk. So, dahan-dahan lamang nating ilagay yung ating condensed milk. Syempre kasi madaling masunog ito kaya dahan-dahanin natin. And syempre, be wise tayo sa edi natin kasi sayang, ang mahal-mahal ng gatas ngayon, lalo na ngayon mga bilihin natin. Diba, sobrang mahal. Buti pa yung bilihin mahal pero ikaw, hindi niya mahal. Kaya dito na lang tayo bumawi. Ayan, sairin natin hanggat may masasaid. Huwag tayong mag-aksayan ng pagkain. Pag okay na at nasalipot mo na, ayun sa Tagalog, salipot yun sa amin. Yung nasaid mo na, yung wala ka na talagang ititira para sa kanya. Kasi ibinuhos mo lahat para sa kanya. At ngayon yung ating all-purpose cream. Ayan, so kailangan salipotin din natin at saidin natin yung laman. Para naman masulit natin yung ating pinambaya dito. Ayan, at pag okay na, pwede na natin ulit haluin. Syempre, haluin natin ng maayos para makuha natin yung consistency nung ating gagawing pang toppings. At syempre, ito rin yung ating ilalagay dun sa ating sweet potato. Ayan, so haluin lamang natin. Ayan, dahan-dahan lamang natin haluin ito. At para mas maganda. So, nga pala hindi ko na video, nilagyan ko ito ng vanilla extract. Ayan, so, kasi medyo nakat ko at hindi ko napansin. Ngayon, parang mas maganda na to at kukuha na tayo ng ating pang toppings sa ating gagawing sweet potato delight. Huwag naman nating pakauubusin, yung sakto lang. Yung sa palagay natin, matatansya natin na malalagyan natin ng toppings yung ating gagawing sweet potato delight. At sa pagkakataong ito, ilagay na natin yung ating mashed sweet potato.
dahan-dahan lamang yung paglalagay natin ito at baka matapon ay sinasabi ko nga sa inyo talaga'y sayang. So ngayon, hahaluin lamang natin ang banayad ito para mag-mix yung ating ginawang sauce dito sa ating sweet potato or sa mashed potato. So mas maganda kasi consistent yung pagkakahalo natin kasi para ma-coated, para mas pantay-pantay yung ating yung lasa ng ating ginawang sauce dito sa ating sweet potato. At kung mapapansin ninyo, ayan, ganito na yung klase niya. Basta tuloy-tuloy lamang yung ating paghahalo at hintayin nating hindi na dumidikit sa ating kawali or sa ating sandok yung ating ginagawang sweet potato delight. At ngayon, kung hindi na ito dumidikit dun sa ating sandok, pwede na nating i-off yung ating apoy. So, halo lang tayo ng halo at ngayon parang mas okay na ito at ready na. Pwede na nating ilagay sa ating mauler or sa ating hulmahan. So ngayon, pinatay ko na yung aking apoy at ini-ready ko na rin yung aking hulmahan. So ngayon, ito na yung aking glass tray. So lalagyan lamang natin, kung matatandaan ninyo, kumuha ako doon sa melted butter kanina. So kumuha ako ng konti. So dito ko yun ilalagay, ilalahin ko lamang dito para nang sa ganun hindi dumikit yung ating sweet potato delight pag kakainin na natin. So dahan-dahan lamang nating ilagay yung ating ginawang sweet potato delight at ngayon gagandahan natin or ihuhulma natin siya ng mas maayos. Syempre pantay-pantay, walang lamangan. Kailangan lagi pantay-pantay yan. Kung may nakikita ka nakaumbok, ay syempre, patasin mo yan at ilagay mo doon sa hindi nakaumbok. So yan. So, mas maganda kasi kung mas pantay yung pagkakagawa mo or yung pagkakahulma mo. At ngayon, yung ating kaninang ibinukod na pan-toppings. So, bumawas lamang tayo kanina ng konti. At ngayon, dito natin siya ilalagay kasi ang kamote or yung ating sweet potato delight mas masarap siya pag may toppings. Ngayon, pag okay na siya, pwede na nating ilagay yung ating grated cheese. Ayan, so for toppings din, for additional toppings. So, yayadya din lamang natin siya. Ayan, gamit yung ating gadgaran. So, kailangan consistent din at pantay-pantay yung pagkakalagay natin ito. At pag okay na ito, ayan, so irarap naman natin siya sa ating food plastic wrap. Ayan, so ginagawa natin ito kasi ilalagay pa natin ito sa ating refrigerator at ating i-freeze natin siya ng hanggang 1 hour. So depende sa inyo, pero ako 1 hour lamang. So pag narap natin ito, pwede na natin itong ilagay sa ating refrigerator. A few inches later. Ito na nga, makatapos ang isang oras natin na pagkakalagay sa ating refrigerator. So, pwede na nating iserve sa ating serving plate. Kung makikita nyo, para lang tayo naghiwa ng mahaba blanca. So, parehas na parehas siya. At saka, ang kagandahan nito, sobrang lambot niya. At saka, natural na natural yung ating sweet potato. At ngayon, ready na? At ito na ang ating sweet potato delight. Tara, kain na ta. So yun ang mga kahuter hugotera. Ayan, at natapos na naman ang ating isang recipe. Ayan, para sa mga merienda na talagang hinahangad natin at napakamura lang, guys. Ayan, kung lalo na kayo nasa probinsya, ayan, may kamote na kayo at may gatas kayo, nako, swabe na ang merienda ninyo. Ayan, so ito po yung ating sweet potato delight. Ayan,
Ang sarap. Natural yung lasa ng kamote. Tapos, nagpanama yung lasa ng gatas at sobrang creamy. Ayan, pag ginuhuyan mo. Ang sarap. As in, masarap. Gawin nyo to sa bahay. Try nyo. Hindi kayo magsisisi. Grabe, ang sarap. Masarap pa sa maha, blanca, tsaka sa... Basta, masarap siya. Grabe, natural yung ano, yung kamote talaga. Mas lumalas tapos may gatas. Bago pa natin ito maubos, guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusupport kay Bigotero Cocinero. And guys, maraming salamat din po sa mga super chatters, sa lahat ng viewers at lalo-lalo na sa aking mga members. Maraming salamat. And sana patuloy pa kayong magtiwala sa akin and sumuporta. Ayan. Nandito na si Tatay Bigotero, si Tatay HK at lagi rin susuporta sa inyo. Maraming salamat po and love na love ko po kayo. I love you all. God bless us all. Paalam!